Hello mga kabayan, it's me again, Ismael. So, welcome back to my channel, and this is my channel. Okay, so, kailangan natin ng light para maging okay tayo dito. Okay, start tayo. Ano ba pag-usapan natin ngayon? Pag-usapan natin ngayon ay tungkol sa... I don't know what I'm saying. Okay, just in case. Pag-usapan natin ngayon ay tungkol sa mga... Give me something, baby. Guys, pasensya na. Ganito lang talaga ako. As you can see, ganito lang ako. Wala akong magagawa. Ganito ako. So, nag-enjoy lang ako kasi ganito talaga. Promise. Wala. Walang ka-etos to. Just live. And doing vlog like this without any editing at all. So, as you can see, like this. Alam na, ganito lang. Parang, normal lang, ganito lang. Kwento-kwento lang. Kanto-kanto-kwento. Okay guys, pag-usapan natin ngayon, no, ano ba yung trabaho dito sa Saudi? Or how many years ako dito sa Saudi, anong trabaho sa Saudi? So, I started working here in Saudi for almost how many? Siguro mga 15 years na, if I'm not mistaken, kasi... mga 2003, I think, 2003. Palipat-lipat ako ng company. My first company na pinagtrabaho ko dito sa Saudi is, tan-tan-tan, Arabian Food Supply. Tapos, pagkatapos ng Arabian Food Supply, after 3 years, nag-exit ako kasi mababa yung sahod. So, although, okay lang din naman kasi that time binata pa ako, so wala pa akong nalang, so family ko lang naman. Ano. So, yun. Kasi nagpapadala lang ako sa pamilya ko at the same time, na-enjoy ko yung life ko bilang isang binata. So, pangalawa. Then, after that, mga siguro pag-exit ko sa company namin ng Arabian Food Supply, then after a year lang siguro, nag-standby ako sa Philippines for 1 year. And then, nag-apply ako ulit sa Saudi. So, nag-apply ako, ano bang company yun? Ono Chicago Grill. Ono Chicago Grill din sa Jeddah. So, nag-work ako dyan as a cook. So, I'm a chef. Back then. Baga, chef lang ako. Back then. So, ayun, after that, trabaho ako for how many years? Siguro mga... 2 years din. Tinapos ko din yung 2 years. Tapos ko din naman ang kontrata ko. Kasi ayoko naman na umalis tayo yung ninatapos yung kontrata. Dapat talaga natatapos yung kontrata, di ba? Para hindi bad record yun. Kasi especially pag gusto mo nag-apply like sa ibang lugar, dapat yung resume mo at mga experience mo complete. Para just in case, medyo additional factor yan. So, All you have to do is that even though sawang-sawa ka na sa trabaho mo, sa kumpanya mo, like this, too much girl, everything and everything, as sabi nga nila sa Arabic, taga too much girl. But still, you have to be patient and tapusin mo yung trabaho mo, tapusin mo yung kontrata mo. That's it. Pagkatapos yung trabaho mo, malis ka na. Good luck na lang sa'yo. Okay, tapos na yun, di ba? 1, 2. Pangatlong kumpanya, Kasapasta. Trabaho din ako sa Kasapasta. Yan yun, sa Damam. So, nag-work for ako dun almost 2 years din. Basta, 2 years din. Okay, nag-work ako as a supervisor. Pasta yan. Para Italian restaurant, something like that. Pero, ano lang, siya sambol lang siya. Although that time kasi, 2005, I think, 2011. Ayan, 2011 yung dati. Ano pa lang yun, mga nagsisimula pa lang yung Kasapasta yun kasi parang 10 lang yata yung store nila ito sa Saudi. And then after that, siguro for how many years na nabalitaan ko na lang na yung mga kasabayan ko doon na mga supervisor. Ngayon, mga area manager na, so... Ay, talagang,
lucky talaga sila kasi nag-stay sila doon. Although okay naman ang kumpanya, basta, siyempre, sa akin kasi parang, siguro, ano lang, that time parang, ayoko na talaga, parang, ako, hindi ko na kayang yung pressure doon. Kaya yun, umalis na lang ako. Although alam ko naman na lahat naman ang kumpanya, ganyan eh, kailangan may pressure eh. Kaya nga, kaya, kalitad yan, gagal dyan, do this, do that, ganun doon, di ba? Okay. Pang-apat. Ito yung pang-apat itong present, ano ko. Ito. But, hindi ko sasabihin kung ano to kasi baka makabawat siya. So, yun lang. Pero, oh, dito naman, okay naman. Nagtagal ako dito, nakapag-renew ako pa din isang beses. Nag-renew ako na isang beses dahil nasa, so, kasi siguro na ano ko na rin, natutunan ko na rin na alam mo naman sa isang company, hindi mo talaga maiwasan yung ganyan. So, kailangan talaga, pakisamahan mo talaga yung lahat ng mga boss mo, kung ano yung papagawa nila sa'yo, gawin mo, kahit labag sa loob mo, gawin mo, kasi kung doon sila masaya, di masaya sila as long as walang ano, basta kung salita-salita lang sila, accept lang yan, accept. Pero wala lang physical. May physical, ay ibang usapan na yan. So, dapat talaga, puro salita lang. Okay lang sa akin, salita lang, ganyan. Do this one, make this one, do like this. So, ako naman ito, sige lang, tanggap. Wala lang mga gagawa eh, ganun talaga eh. Basta inisip ko na lang, every month may salary ako. So, yun na lang. Wala lang akong gagawin ko niyan. Basta, do my best, I do my work, 100%. Kahit masakit sa loob ko minsan yung mga sinasabi nila, basta ako, gawin ko na lang yung trabaho ko as soon as possible, matapos ko yung trabaho at makauwi ako sa Pilipinas na okay. At least, natapos ko yung kontrata ko. At the same time, wala akong bad records. Wala naman ang kailangan mo eh, yung like for example, in the future, gusto mo magtrabaho sa ibang bansa. Like for example, you want to parang tanong mag-Canada, Australia, or US, mga ganyan. Oh, wow. Big world. Big words. What I'm saying is, wala, basta, kailangan talaga tapos yung kontrata mo para okay. Wala kang bad record. Just in case magtrabaho sa ibang, gusto mag-apply sa ibang bansa, like, hindi sa Saudi, sa ibang bansa. At least, yung record mo, yung mga nakalagay din sa resume mo, at yung mga job experience mo sa mga previous company, wala silang problema. At least may mga certificate sa kanila na nakompleto mo talaga yung kontrata mo sa kanila. So, yun lang. Kailangan. Pusin mo ito, maging patient ka, kahit masakit sa loob mo, sige lang. Sipin mo na lang. Sweldo ka naman eh. Diba? Hindi mo naman kikitaan yun sa Pilipinas sa ganun-ganun lang. Diba? Pilipinas, marami lang. Ano ba? SSA, tax, everything, ganyan. Pero dito, wala naman siya. Basta natanggap mo yung sweldo mo na buong-buong na walang kulang, walang kaltas. Pero talaga kung hindi ka papasok, papasok ka di. May pera, walang pasok, walang pera. Kailangan naman na pumasok. Hindi ka pumasok na binabayaran ka, di ba? Ano ka, hello? Mautak ka yung company. Mas mautak ka company. So, left, yun lang ang gagawin mo. Kailangan sumunod ka lang sa mga sasabi nila, di ba? Super. May naintindihan ba kayo? Siguro naman mayroon. Kahit konti lang. So, talaga, lumalabas na talaga yung personality ko. So, lahat tayo magagawa. Ito na talaga. Practice na talaga ako eh. Alam niyo yun. Para akong taa dito, ako lang mag-isa sa kwarto. Kasi lahat naman sila duty. So, ako na. Bali, tatlo kami dito. Tatlong kabayan. So, wala lang. I'm just saying, nag-enjoy lang ako sa ganito. So, siguro sa mga future, in the future, mga video, sana naman marunong ako, matutunan ako para mabigyan ko kayo ng good quality ng video at the same time para maintindihan yung mga, ano ba tinatawag nila, yung mga, may na-express sila dito sa YouTube, yung mga, kailangan maganda yung ano mo, ganyan, kung ano yung mga sasabihin mo, dapat puro may kwenta-kwenta, dapat may mga matutunan yung mga manunood mo, na katulad nyo, na 5 subscriber lang. So,
promise John talaga, pagbutihan ko talaga kung ano yung mga masasabi ko dito, promise next time. Sabihin ko talaga po, ano mo yun. So, guys, please, huwag kayong magsasawa. Kahit magsawa kayo, sana naman, mag-ano lang kayo, watch lang kayo. Okay? See you soon, guys. And, well, again, kung may mga i-comment kayo, just comment down below. Wow! Dati, count, masabi ko dati, down below, ah? Comment below, no. Pero, nung nakita ko sa YouTube, masabi na, down, comment down below. Oh, wow. So, yun lang. So, promise, wala talaga. So, yun lang sa guys. Yan, kabayan. Kabayan lang tayo po. So, sana po may... wala kayo napulot na aral. So, promise. So, wala lang. Parang katuwaan lang to. So, sana. Ayun, parang ano lang. Alam kong natutuwa kayo sa akin dahil sa mga pinagsasabi kung wala akong kwenta-kwenta. So, sana naman, naiintindihan nyo na nagawa ko lang to, it's just for fun, and I have to, shit. Okay lang guys, basta, gusto ko lang matuto po. So, promise po, sana po, yung mga YouTuber dyan na mahilig, you know, since nagtuturo naman kayo, please, comment down below sa mga dapat na gagawin, step by step, at least, sana naman in the future makita nyo na, oh wow, yung binigyan namin ng mga turo namin sa kanya na tips ay ginagamit niya na. So, at least, may ano, topic to, may bunga yung mga comment natin yun. Tinoro nyo sa akin na comment nyo dyan sa baba. So, promise, in my next video, siguro naman, in the future na lang, kasi this time wala pa akong mga equipment, puro laptop lang siya and the cellphone. Ito lang siya, so hindi ko alam kung ano. Siguro mga reaction video ko na rin, ha? Sige, next time mga tayo ko. Promise, I will do my best to make this video in the future have a good quality and may papupurot na aral and everything. So, guys, sana sa next video ko, yung mga sabihin ko, baka relate kayo, promise. So, see you guys and basalamat.